Una sa lahat ay maraming salamat kung sakaling mapifeature ninyo ang kwentong ito na mula sa aking first-hand interview sa isang taxi driver sa Baguio noong mga panahong doon pa ako nagtatrabaho bilang call center agent. Years after kasi nito ay nadistino ako sa Manila office namin, pero tandang-tanda ko pa ang kwento ni Manong Rudy. Sadyang matingkad ang turismo sa Baguio, lalo kung ang pag-uusapan ay ang 80s at 90s, at isa nga ang Hyatt Hotel sa South Drive ang magpapatunay nito. Subalit nagbago ang lahat matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol noong 1990s ang City of Pines. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na pinatumba ng naturang malakas na lindol ang Hyatt Hotel na siyang dahilan sa pagkakasawi ng daang katao sa gusali ng sandaling yon. Swerte na nga daw ang mga nailigtas, pero hindi ang mga naiwang ipit at trapped sa ibang sulok ng gusali. Pahirapan daw talaga ang pag-rescue dahil maaaring mas mapatay pa daw nila ang mga survivor kung mamadaliin nila ito. Ayon kay Manong Rudy, naghatid daw siya ng pasahero ng gabing yun. Sadyang makwento si Manong Rudy at aliw ka talaga sa kanya sa tuwing siya ang iyong masasakyan. Isang beses nang mapadaan sa kung tawagin ay zebra path. Pedestrian lane po ito kung saan matatagpuan ang waiting shed sa harap ng dating lokasyon ng Hyatt Hotel. Dahil sa kanyang pakikipagkwentuhan, nalimutan umano niyang bumusina sa naturang bahagi ng daan dahilan upang magitla siya sa pagtawid ng mga tao. Kitang-kita daw niya ang pagtawid ng mga ito at isa-isa namang naglaho na parang pula sa madilim na bahagi ng kalsada. Kung tatanawin kasi ang direksyon ng kanilang pinuntahan, ay mismong sa tapat iyon ng nakapadlock na gate ng dating hotel. Maging ang dalawang pasahero ay nabigla daw sa pagpreno ni Manong Rudy, ngunit hindi nila nakita ang mga tumawid. Napaharurot na lamang si Manong Rudy matapos noon at sabay ng medyo may kahabaang pagbusina. Kinilabutan din daw siya at ang kanyang mga pasahero dahil napagtanto nga pala nilang ang waiting shed na nasa tapat ng zebra path ay ang madalas pagtambayan ng mga staff ng hotel o kaya ay ang mga ilang turistang doon tumutuloy noon. Marahil ang mga ito ay ang mga naglaho sa guho noon. Ang mas nakakahilagpot pa nga daw base sa kanyang pag-amin, hindi daw naglalakad ang mga tumawid na iyon, bagkus ay nakalutang sa ere. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento na nangyari sa aming camping last year. Hindi man po ito sa mismong lungsod ng Baguio, pero ito po ay nasa kalapit na bayan, ang La Trinidad. Hindi ko na rin po babanggitin kung saang Catholic College iyon, baka kasi po'y masira ko lamang ang reputasyon ng naturang eskwelahan. Baka kasi dagsain ang mga ghost hunters kung sakasakali. 5 araw na camping iyon. Dahil na rin sa sobrang dami na mga sumama sa naturang event ay napilitan kaming kumuha ng mga separated rooms. Sa mga rooms na aming kinuha ay andoon ang mga prepared ng kutsyon at makakapal na kumot. Kailangan talaga namin na mga makakapal na kumot sapagkat nung dumating kami doon ay nataong napakalamig. Ang 5 araw na iyon ay gugugulin namin sa parang team building na tema na kung saan iikot ang aming event tungkol sa prayer and worship. Hindi nga ako nagkamali na kahit isang Catholic school ang aming kinampingan ay meron talagang kababalaghan at hindi maiiwasan. Unang gabi pa lamang namin doon sa lugar, may mga kasama na ako sa room na natatakot sapagkat may nadidinig daw sila na parang nagtatakbuhan sa koridor. Ang bagay na ito ay ikwinento na nila kinaumagahan o kinabukasan noon sapagkat ayaw din daw nilang mag-cause ng panic o takot sa mga bagong dating. Ang sabi pa nga nila, para daw mga bata ito
na nagtatakbuhan at nagtatawanan pa sa koridor kahit alam naman nila na kami-kami lamang ang mga nandoon at walang kahit na sinong bata ang isinama sa aming event. Napaka-interesting nga nung una kong nadinig ito, pero sa likod ng aking isipan ay nanghihilakbot ako. Hindi ko inakala na nung ikalawang gabi ay meron pa ring misteryong magaganap. Ako ang pinakahuling pumasok sa aming kwarto gawa ng naligo pa ako sapagkat talagang nanlalagkit din ako sa aming buong maghapon na activities. Ganon din kasi ang aking nakasanayan at ayaw kong matulog nang hindi man lang naghihilamos o kaya dahil kulang sa akin ang hilamos lamang ay naliligo ako kahit gaano pa man kalamig ang tubig na mga sandaling iyon. Bago ako matapos maligo, alam kong may nakasabay ako papunta sa kabilang room. Nung tingnan ko nga siya ay bigla na lamang siyang kumaripas ng takbo sa hindi ko malamang dahilan. Kinabukasan na naman noon habang nasa breakfast table kami, sinabi niya sa akin na may babae daw siyang nakita na nasa aking likuran at ito daw ay merong mga kadena sa paa. Kitang-kita niya kung papaano daw niya akong sundan kaya dito ay nakaramdam ako ng kilabot sapagkat ako na ang involved. Ikatlong gabi noon, nagkabiruan silang lahat na i-celebrate daw sa room namin ang saktong kaarawan pa ng isa sa mga pastor na kasama sa activity. Saktong pagkatapos nga ng aming sorpresa para kay pastor, itinabi lahat ng lobo sa isang gilid ng room. Pagsapit ng kinabukasan, another morning sa aming camping, napansin ko ang karamihan sa roommates ko na parang mukhang aligaga at parang hindi rin sila nakatulog. Alam kong may mali, alam kong meron na namang nangyari kagabi at baka ako lang ang hindi nakasaksi. Tinanong ko sila kung ano nga ba ang nangyari at bakit ganon ang kanilang itsura kinaumagahan. Sagot nila, hindi daw sila pinatulog kasi nang tila naglalarong nila lang sa mga lobong itinabi namin sa isang sulok ng kwarto. Para daw kasi itong pinapalo. Nung una ay nadinig lamang daw nila ito, pero nung kanilang tinitigan kung saan nanggagaling ang tunog, nagulat sila dahil ito ay nanggagaling sa gumagalaw na lobo. Partida, wala namang kahit na anong hangin ang pumapasok sa lugar namin dahil closed ang buong kwarto. Kung may bintana naman ay ubod ng liit ito. Hindi rin kami nag-electric fan sapagkat malamig talaga ng gabing yon. Sa laki ng pagtataka ko, sinabi kong bakit hindi ko ito naramdaman o hindi ko man lang narinig. Ako pa naman yung taong tulog manok. Mababaw ang tulog. Konting ingay lamang ay magigising na. Ang ika-apat na gabi namin at ang last night namin sa aming pinagkampingan na Catholic College, napagdesisyonan naming mga nakatatandang teenagers na magkwentuhan dahil na rin sa mga weirdong nangyari sa amin sa mga nagdaang gabi, creepy experiences o kaya ay kung meron man sa amin ang magkikwento ng kanilang naranasang pagpapakita ng mga paranormal. Medyo challenging nga ang gabing iyon. Challenging in a sense na lahat kami ay nakapabilog at nagkikwentuhan ng mga kanya-kanyang karanasan sa nakalipas na mga gabi sa aming tinuluyan. Para nga kaming hindi tinatabla ng takot ng mga oras na yon. Pero wala sa hinagap na si Pastor din pala ay merong naranasan habang nananatili kami sa Catholic College. Inamin niyang may isang gabi sa limang araw naming iyon ay marami siyang nakitang tao habang nakatingin daw siya sa bintana at nagdarasal. Ang mga taong ito ay tila baga papunta sa iisang direksyon at halos lahat daw ay nakaitim ang suot. Hindi pa daw kasama dito yung ilan pang batch ng mga tao na nakita niya sa ikalawang gabi ng aming pananatili doon. Nakita niya kasi na ang iba sa mga nakasuot daw ng itim ay parang merong mga maskara pa. Sa sobrang layo nga daw ng mga nagsisilakaran ng mga grupo ng tao mula sa kinaroroonan ni Pastor ng mga oras na yon
ay hindi na daw niya alintana kung sino-sino sila. Hanggang sa napagtanto ni Pastor, base na rin sa kanyang sariling pagsasaliksik ng gabing iyon, meron daw palang Antichrist Church na malapit sa aming kinaroroonan. At dahil nga naman pastor siya, ay hindi niya pinagtuunan ng pansin ang bagay na yon. Pero sa dulo ng kanyang kwento, kanyang sinabi na halos lahat daw ng mga taong kanyang nakita na papaakyat o papunta sa sinasabing Antichrist Church na malapit sa lugar na yon ay nakatingin daw sa eskwelahan kung nasaan kami naroroon. Hindi na rin niya ipinaliwanag sa amin kung bakit ganun, baka daw mas lalo kaming matakot. Since pinakahuling araw na namin ito sa aming camping, agad-agad at halos lahat ay hindi na rin nakapag-selfie o nakapag-group picture man lang sa lugar na aming tinuluyan sa takot na baka may mahagip din kami sa camera tulad ng mga nagiging viral sa social media. Nasa bus na kami ng mapagdesisyonan na kung uulitin daw namin ang aming aktibidad na ito ay sa iba na lang kami tutungo at sa iba na lang namin gagawin at hindi na sa lugar na yon. Magandang araw po sa mga solid na tigasubaybay ng Sindak Short Stories at ng Hilakbot TV. Mabuti po at may Bagyo Encounters kayo at i-entry ko po ang matagal ng kwentong katatakutan na ito na nangyari sa amin sa Diplomat Hotel. Nangyari ang kwentong ito noon pang 90s sa isang grupo ng mga estudyanteng kakagraduate pa lamang ng high school. Ayon sa kwento, natripan ng grupo nila ang mag-night out at napili nila ang Diplomat Hotel kung saan daw nila gagawin ang kanilang drinking session bilang pampalakas ng loob sapagkat alam nila na matagal nang kinatatakutan ang lugar na yon, lalo ng mga residenteng malapit sa area. Naging okay naman daw ang drinking session ng grupong ito, andun nga yung tawanan, pagbabalik tanaw sa high school life, kwentuhang pambarkada, maging ang mga plano nila sa kolehiyo. Yung usual na barkada drinking session talaga ang ginawa nila ng gabing yun. Ang akala nilang night of laughter ay hindi naging ganap lalo nang may mangyari sa kanilang kasama. Noong una nga daw ay aakalaing dala ng kalasingan ang biglaan niyang pagpapalit ng boses hanggang sa tuluyan itong nagsalita ng iba't ibang lengguwahe at ang mas nakakahilakbot pa ay nakatirik pa ang mga mata nito. Paiba-iba pa nga daw ng boses ang binatang iyon at isang malakas na sigaw na nagsasabing, "Umalis na kayo!" ang dahilan upang magtakbuhan ang mga teenager. Yung isa pa nilang kasamang babae ay nakakita pa di umano na mga figura na nakasilip sa kanila sa de arcong mga bintana. Inakay daw nila ang kanilang kaklase na animoy na sasapian hanggang sa tuluyang makalayo ng ilang metro sa Diplomat. Katakataka namang ilang minuto matapos ang takbuhan, unti-unting bumalik sa normal ang kaklaseng nasapian kanina at ang tanong niya ay anong nangyari at bakit nasa labas na sila ng Diplomat Hotel. Sigurado makaka-relate ang mga tiga Dominican Hills sa kwentong ito, lalo ang mga batang 90s sapagkat totoong nangyari ito sa Diplomat Hotel. Simula na mangyari ito ay iniwasan ko nang kumain mag-isa, lalo ang dumaan sa lumang gusali na malapit sa University of Baguio High School building. Sa katunayan ay naghanap lang ako noon ng makakainan. Naiingayan rin kasi ako sa iba kong kaklase kung kaya't lumabas ako. Napadaan ako sa lumang building na yon at doon ako umupo sa harap at dito'y nagsimula ng kumain ng pananghalian. Ika-apat na subo ko pa lang
ay naagaw agad ang aking tuon sa isang lalaking nasa loob ng lumang gusali. Nakadungaw iyon sa bintana at nakangiti sa akin. Ngumiti pa nga ako sa kanya pabalik at kumaway na tila inaaya ko pang kumain. Pagkalunok ko ng aking inunguya, as in split seconds lang, napagtanto kong nakapadlock ang pinto ng silid kung saan ko siya nakita. Naisip ko ring wala nga palang tao kanina nang magawi ako doon. Hindi ko na ituloy ang aking pagkain at agad akong umalis. Kinabukasan, hindi ako nakapasok dahil nilagnat ako. Maaring ito ang dahilan kung kaya't natuto na ako. November 2017 na makapasok ako sa isa sa mga sikat na bahay along Leonard Wood Road at nakatirik na rito sa lokasyon na ito ang bahay na aming pinuntahan simula pa noong 1920s. Napag-alaman ko base sa mga nakapaskil na brief history ng lugar na una itong tinirhan ng pamilyang Laperal. So alam na ninyo kung saan ito. Noong World War nga, naging garrison ito ng mga pwersang Hapones na kung saan naging saksi rin sa kalupitang dulot ng mga ito. Sinasabing maraming tinorture o pinaslang ng mga kaaway ng Hapon sa loob ng apat na sulok ng Laperal White House. Sa pagpasok ko, andun at nakapwesto ng maayos sa mga kasangkapa ng White House. Ang sabi ng nagtutur sa amin sa Bamboo Art Collection Gallery na naka-exhibit ng panahong yon, ang mga dingding, kisame at sahig ay mga orihinal na bahagi ng bahay at wala daw talagang binago. Kung meron man, ay napaka-minimal lang kung kaya't ito ang tila nakapagdudulot sa akin ng kilabot. Ang eerie. Sobra. Pero may mas titindi pa pala doon. Habang nag-iikot kami ng aking mga barkada at kinukunan ang mga exhibit, napalingon ako sa bandang taas ng bahay. Doon ay nakita ko ang isang batang babae. Nakaputing bestida ito at nakatingin sa amin sa baba. Alam na alam kong multo iyon sapagkat sa ilang segundong pagtingin ko sa bata ay napansin kong blurry ang bahaging paanan nito. Parang nga akong nabuhusan ng mainit na kape ng sandaling iyon kaya muli ay ibinaling ko ang paningin ko sa exhibit at hindi kumalas sa mga kasama ko. Nanahimik na lang ako at pinipilit kong ituon ang atensyon ko sa sinasabi ng aming tour guide. Napatanong nga ang ilan kong kasama kung sino ang may-ari ng lugar ngayon pero sinabi nitong caretaker lamang ang nagmiminti na ng bahay sa ngayon. Nabuo sa isip kong tama ang hinala ko dahil imposibleng bata ang gawing caretaker sa malaking bahay. Hindi pa nagtatapos rito. Kumain kami sa kalapit na diner ng aking mga kasamahan sa aming tour kanina. Habang tumitingin pa ang mga ito sa menu, nag-CR muna ako. Hindi ko nga alam kung bakit napalingon ako sa maliit na bintana ng CR at dito'y natatanaw ko ang Laperal White House. Pinilit kong bumaling ng atensyon sa paghihilamos at paghuhugas ng kamay at pagtitig sa aking sarili sa salamin. Ngunit nang matapos ay tila na mamagnet na naman ang aking paningin sa bintana. Pero sa pagkakataong iyon, sa gawing bintana rin ng Laperal White House sa hindi kalayuan, merong kulay puting figura na nakasilip na doon na kanina ay wala. Dahil sa kaba, napatakbo ko palabas kahit basa pa ang aking kamay at muka. Tinuntun ko ang aking mga kasamahan at sinabi ko sa kanilang umalis na sa lugar dahil hindi maganda ang aking pakiramdam. Mas mainam na kumain na lang kami sa iba kesa manatili dito at sinang-ayunan naman nila ako sa aking suwestyon. Pacquiao El
Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon, natuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi, sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.